Hello po, good evening sa mga lahat na mga kabayan na gustong magbakasyon. Huwag po kayong matakot na magbakasyon ngayon kahit na may pandemic, okay lang po, hindi naman po mahirap masyado. Ako po dati natatakot, baka ganito, hindi masyado. Normal, sa pilahan ng ng chikina, normal lang rin. So, ang gagawin nyo po, bago kayo mag flight, kailangan nyo 10 days before departure nyo, ay flight nyo, magpa-verify na kayo ng bagong kontrata nyo sa consulate. Tapos, pagkatapos verify, pupunta kayo sa may OEC para i-update nila yung OEC account mo, balik manggagawa account mo ngayon. Kung same-employer ka pa, wala kang babayaran. Ngayon, pagkatapos doon, bayaran niyo yung OWA ninyo, bayaran niyo kung ano man ang gusto niyo. Kunyari, gusto niyo magbayad ng SS, mayroon na rin doon. Tumatanggap na rin sila doon ng mga pagbabayad. Ngayon, pagkatapos niyan, 72 hours before ng flight, kailangan mo magpa-PCR test. So, pag dumating yung PCR test result mo, saka ka ngayon, mag-registered sa One Health Pass. Kasi kailangan doon yung result ng PCR test sa One Health Pass. So, kailangan antayin mo yun. After that, yun, yung pag-flight mo na, ano pa lang, kahit na 3 hours before ng flight mo, pwede ka nang pumunta. Ako kasi napaaga, overexcited eh. Mga 4 hours ako, matagal pa ako nag-antay doon. So, normal, mga 3 hours before ng flight, yan, pwede nang ganun yung normal pa rin. Kasi hindi naman gaano mahirap ang pila. Wala ka nang pirmahan doon pag may One Health Pass ka at saka kompleto na. So, pagdating mo sa taas, sa aeroplano, mayroon papirmahan sa'yo ng mga papel. Yan, kumpletuhin mo pagpirma yun. Kasi pagbaba mo sa immigration o sa airport, marami hinihingi. Kunyari, yung isang papel papunta sa UWA, yung isa sa arrival, ganun. So, kailangan, pirmahan mo na lahat para hindi ka na maabala magpirma-pirma doon. Ngayon, pagkatapos niyan, kunting antay, may briefing, kasi nga, dahil nga ngayon sa mga quarantine, kasi naabutan kami ng 5 days quarantine ulit, so okay lang. Abot pa nga pala kami ng 6 days. So ngayon, pag briefing nyo, tapos pagtapos na kayo lahat, punta na kayo sa shuttle bus nyo, kukunin na kayo ng shuttle bus, dadalhin na kayo sa mga quarantine facilities nyo kung saan kayo hotel na ma-quarantine. Ngayon, after 5 days, pero ang bilang noon pag yung arrival mo bilang na yung 1 day. Tapos ngayon, magbibilang hanggang 5 days, yun yung pagsaswab nyo. Tapos, kailangan nyo, what is this? Kailangan ng, intayin nyo na muna ang result nyo ulit. Pag dumating na at negative kayo, papakawalan na kayo ng quarantine officer ninyo. Kung may sundo kayo, pwede daw magpasundo direkta doon sa hotel na pinag-quarantinan. Pero kung malayo, kagaya sa akin, ulong ka po, syempre, nasabay ako doon sa mga kasamahan ko na kasi isang bus. So ngayon, ang pagsusundo ko, pagpapasundo ko, doon na sa may drop-off ng mga shuttle bus ng Pamanila. Sabi nila, Paranaque daw yung drop-off. Hindi ko lang alam. Kasi pang 2 days ko ngayon na quarantine, meron pa akong 4 days na remaining. Pero excited na makauwi. At syempre, makapiling yung mga apo. 2 years na walang uwi-uwi. Na-depress ako noon kasi parang nervyos lahat. Pero hindi pala. Huwag kayong mag-nervyos, magpabili kayo ng ticket sa amo nyo kahit na sabihin pa may quarantine, okay lang yan. Kahit na ako nga, 3 weeks lang ang binigay sa akin. Sige, tinanggap ko ang mahalaga. Nayakap mo mga anak mo, pamilya mo, mga apo mo. Yun ang mahalaga na makasama, lalo na ngayong Pasko. Kailangan natin ng sama-sama. Kami, first time namin na umuwi lahat na sama-sama ngayong Pasko. Yung dalawa kong manugang at saka ako, magkakaiba nga lang kami.